Pops, weekend na naman. So syempre, time para naman mag-relax. Ito, papunta kami sa Batangas. Actually, Batangas na kami. Ayan, papasok na kami ng Municipality of Calatagan, mga papi. Ayan. Kalatagan, alam na, beach camping tayo mga papi. At excited na akong binyagan yung bago naming tent. First time kong magawi sa parte ng Batangas na to, Kalatagan. So, alam ko sikat na sikat to sa mga beach campsite na may mga sandbar. So, dito tayo maghahanap ng pwedeng pagpwesto ng camping. Ganda ng puno. Ganda. Sa Ednas, pwede daw car camping. Backroads ulit. Mukhang dito na tayo. Ito na yung pangatlong campsite na pinunta namin ngayon. Dahil lucky number kong 3, sigurado baka dito na tayo. Ito isa sa mga nagustuhan ko sa BRB. Ganda maglaro yung ano niya, mga shacks. Sir, sandali lang po ka. Sige po. Teote, magkano ang ano dito, fee? Day tour po ay 280. Opo. Overnight po ay 380. 380. Yes po. Tapos po yung ating tent, may cortage lang po yung tent natin dito kasi this is a camping site po. So, opo. Kung magdadala po kayong pagkain, inumin, tables, wala po siyang cortage. Okay. Doon. Dito po kasi sa atin, camping site po dito is whole day po siyang shaded, as you can see po. Okay. Pwede. So yun, napagbayad na tayo. Pumunta tayo dun sa spot namin. Well, nakita kong spot, maganda yung spot. Tayo sa may upuan lang po. Nice. Ayan, dyan kami. Sayaw mga paps, nandito tayo sa Ednas Beach Campsite sa Kalatagan. Ayan. Ito lang naman yung view namin. Tapos yun, may sandbar. Ayan. Tapos dito naman kami po pwesto.
Tara, set up muna ako ng camp, mga papi. Pagod na kami kakabomba, binila kami na ano, talagang electric na pambomba. Yan. Air pump, electric air pump. Yan. So mga paps, konting kembot na lang, almost nakaset up na kami. Oh, eto yung bago namin tent, yung Quencia Arpensas Base M. Aba, o yun, Base M. So, yan oh. Oh. Oh, diba? So, may dalawang bintana. Then, isang pintuan na maliit sa likod. Oh. Si Atis na gamit kami. At ayun mga paps. Sa wakas, natapos din kami mag-set up. Yan. Kapagod. Oh. Welcome to our humble abode. Ito ay matutulog. Pero dito ay papalipas ng gabi sa Edna's campsite. So yun. Pormahan-pormahan campers na talaga ako, mga papi. At tignan nyo naman tong view sa mismong harap ng aming tent. Ayan. Edna's Beach Campsite. So, low tide ngayon, so may sandbar. Oh. Yan lang, pag gusto mo talaga na maligo sa malalim na parte ng dagat, lalakad ka pa dun. Oh. Yan. May nagpa-paragliding dun. So maganda din dito mga paps dahil mapuno. So yan, nasa lilim yung sasakyan ko. At yan, yung mismong tent ko nasa lilim din. So no need na para maglatag pa ng tarp. Diba? So yung mga paps, ang sarap talaga dito. Oh, ito yung mga magbabalak pumunta dito sa Edna's Beach Campsite. Pwede kayong ano, mag bring your own tent. At yung mga wala naman tent, meron din sila dito na mga pinapaarki lang tent. Meron din sila dito mga kubo like that, yan o. Ito alam ko nasa 5'9 yata o 5'8. Pero walang aircon yan. Yung mga may aircon nasa 6 plus tulad nito. Yan. Tapos meron din sila mga maliliit na yapi. Tapos doon ang wash area. Malaki yung wash area nila. Yung CR malinis din mga paps. Ito yung mga dampa o mga maliliit na kubo na for rent din. Yan. Yung pa, mga for rent din yun. So bagay na bagay etong lugar na to sa mga family na gustong mag-unwind, mag-chill. Oh, isang buong family, pwedeng-pwede kayo dito, mga paps. Oh.
Yan. Low tide daw eh. Kaya, it's dun. Dun na medyo malalim. Sulit. Yan. Sa mga magtatanong naman kung magkano yung binayaran namin dito, no, sa pag-tent pitching. So, 2 packs, 380 per person. So, 760 na po. Then, yung car camp, 300 po yung entrance. Then, 200 dun sa tent pitching. So, binayaran namin, 1,260. Then, meron din pala sila dito ng ano, pag kailangan nyo ng kuryente, magbabayad kayo ng extra 250 pesos para sa ano, sa magagamit kayo ng kuryente nila. Tapos sila na rin ang mag-ano ng extension. Dapat hindi sana ako nag-avail na rin ako nung ano nila, 250 na electricity. Although meron naman akong power station, pero yun na rin, at least, di ba, tuloy-tuloy ang gamit. Usually kasi pag gamit ko yung electric pan dun sa EcoFlow ko na River 1, maabot na mga 5 to 6 hours, so bitin. O at least eto, only gamit, so pati yung mga ibang gadget ko, o pwede ko nang i-charge na lang din. Ganda dito, sarap, nakaka-relax. Ay, tingin mo ng view. Sana kapag nagkapera ako, makabili ako ng bait lupa along coastline, may beach, no? Parang retirement home. And oo nga pala mga paps, yung mga wala rin pang luto pero gusto ma-experience mag-camping dito, pwede rin mga papi, kasi meron silang canteen dito, pwede kayo magpaluto. Kagaya nito, nagpaluto kami ng sinigang na belly, anong isda yan? Salmon belly yon. Tapos ano, itong subo paluto namin. Ano, siguro ano, 700 lang yung dalawang po tayo, ito may kasama ng kanin. Kito nila na sa buso. Kaya tayo mga paps. Kumain, no? Tapos kanyan yung nasa likuran mo. Umuulan. Na-testing yung pag-waterproof niya. Nice. Walang tagas.
Thank you.